Ang ganda, man! What the heck? Wow, may... Ano yan? Ano yun? What? Huh? Pamilyar ka ba sa isang NFT game? Ito yung mga klaseng games kung saan ikay maglalaro at kikita ka pa ng pera. Or tinatawag natin na play to earn. Isa sa mga games na ito ay yung Axie Infinity and Mirror 4. What's up guys? This is Jazon and pag-uusapan natin ngayon ang game na didiscover ko sa internet. Ito ay tinatawag na Ninneko. So, let's go! So bago tayo magsimula guys, may mga timestamps tayo sa video na to para kung gusto nyo mapuntahan yung mga topic na or specific topic na gusto nyo malaman about sa game, i-click nyo lang yon nasa video or nasa description. So potential na risk pa rin to guys, so make sure na ikaw mismo ang pupunta sa website nila at titignan mo yung website nila, nasa description lang yan, titignan mo yung kanilang white paper and do your research about the game bago ka mag-invest. Okay? Alright! So, ngayon na okay na tayo dyan. Simulan na natin ang introduction about Ninneko. So, guys, nandito na tayo sa website ng Ninneko. And you can go to this website sa description below. Ipinost ko dyan yung mga social medias nila. So, yung website nila is ninneko.com. Meron din silang YouTube, which is Ninneko Game. Meron din silang Twitter, which is at Ninneko Game. And meron din silang TikTok, which is also Ninneko Game. So, yun guys. First of all, makikita nyo sa taas, meron silang Ninneko contract address. So, yan, magagamit nyo yan sa taas yung contact address nila. Pwede kayo makabili dito ng Nino. And we have the interface. Ito yung pinakauna makikita nyo sa website nila. So, we have marketplace, farm, roadmap, token, white paper, and team. The reason why inuuna ko yung team guys is because gusto nating makita agad-agad kung sino yung team behind the game, right? Importante din kasi yun para sa isang investor na malaman mo kung ang game na ito eh kung meron siyang active na developer, kasi nga alam nating lahat na merong mga rug pull na nagaganap sa mga NFTs, lalo na sa mga NFT games na hindi talaga kilala yung developer. So, nakakatakot yun para sa isang investor. So, ito, makikita natin yung mga mukha nila. And the team behind Ninneko, they are from Vietnam. We have Vincent Vu here. We have Sir Ha Nguyen, Tan Nguyen, Tuyen Pham, and Da Nguyen, Tuyen Hui, Lin Dong, and Lam Nguyen. Hindi ko pa alam yung ibang ano dito guys, pero sila ang team na that's behind Ninneko. So yun guys, pwede mo i-click tong link na to sa kanilang LinkedIn profile. Makikita mo yung mga background ng kanilang team behind Ninneko. So yun, punta tayo agad sa kanilang roadmap. So unahin natin yung kanilang roadmap, or I mean next is the roadmap. So yung noong October 2021, yun nga, testing NFT Ninnekos and Marketplace. So, that was like a test, like a beta test para sa kanila. November 2021, issuing Nino token and IDO. So, yun nangyari yung IDO nun para sa Nino token nila. Nino token is their governance token, guys. So, pupunta tayo dito sa CoinGecko. Makikita natin that Nino token is there. And currently, as of this video, it's 11 pesos and 87 cents para sa mga Pinoy, no? Sa Pilipinas. So, yun nga guys. Alpha test on BSC testnet. So, nag-alpha test na sila noong December 2021. And January 10, 2022 is the open beta on BSC mainnet. So, ayun na. January 2022, sinasabi lang dito is the official launch ng game. It can either be late January ngayon or maybe early February. Hindi natin alam. So, yun nga. Meron din silang upcoming na Guild War, which is on April, and Village Building, which is on May 2022. Now, i-insert ko lang guys na as a gamer, exciting kasi panoorin ang isang NFT project, play to earn, na meron sila talagang mga updates para sa game, which affects gameplay. So, makikita natin, i-launch nila dito yung official launch January, tapos like after 4 months, meron ng Guild War, tapos after like a month, meron ng Village Building. So, it seems to me na yung preparation ng game na to is it was really prepared. Marirelease talaga nila yung game and its full potential pagkatapos ng launch. And also the graphics guys. Tignan nyo naman yung graphics ng gameplay nila dito. Tignan nyo yung graphics. Napaka-angas ng graphics ng gameplay na to, men.
Ang ibig sabihin nga pala ng Ninneko, guys. Nin is for ninja. Neko is for cat. Nakalimutan ko yung sabihin sa inyo. So, yun. So, yun nga, play to earn. Make money by playing Ninneko. Yun, summon, breed, and trade Ninnekos on the marketplace. Stack NFT Ninnekos and Dino to earn and redeem in-game rewards, trade game items with other players. So, pwede ka na mag-trade game items with other players, which is really good. So, dito naman tayo sa gameplay information nila, guys. Yan, nakikita natin, meron silang idle system, gain incremental rewards, and automatically train your Ninneko over time without grinding. So, napakaganda na feature na to. Sabi nila, pwede ka nang mag-gain ng rewards kahit na hindi ka nag-grind, diba? So, idle. So, meron silang genetic system. Two Ninnekos can be combined to generate new breeds based on their parents' genes. So, ito yung breeding system nila. Rich gameplay, progress through the campaign, and fight the enemies from destroying your village. Race to the finish in Ninja's Tower. So, meron silang parang race something sa Ninja's Tower daw nila, guys. So, another gameplay or mode naman na meron sila dun. A strategic battle is easy to assemble the ideal team given a large amount of Ninneko skills and playstyles available in the game. So ito yung ibig kong sabihin, guys, sa pagdating ng strategy mo dito sa game na to, kasi ang dami mong iisipin na playstyle, kasi nga automatic siya. So iko-combine mo yung mga Ninnekos mo, yung mga cats mo, di ba? So anim yung cats na gagamitin mo sa arena, iko-combine mo yung kada stats nila, element nila, ganun. Pero pag malaman mo na yung strategy mo, makukuha mo na yung game. Now guys, it may sound complicated, no? Medyo complicated siyang pakinggan. Pero yung Ninneko kasi, guys, meron siyang free-to-play version. Okay? Play to earn siya, pero pwede mo siyang laruin na free to play. Ang ibig sabihin dyan, pwede mo siyang laruin, i-download mo siya, kahit di ka gumastos or di ka mag-invest, i-download mo siya. Meron siyang tatlong cats na available na pwede mo siyang laruin as free to play. Pero, hindi ka makaka-earn. Magkaka-earn ka lang kung mag-i-invest ka lang sa mga NFTs na mga cats. Pero good for practice yun pag nagawa mo yun. Kapag ma-launch na yung game, mangyayari yun. Pag na-launch na yung game. Anyways, trading, you own your Ninnekos, free to trade them outside of the game. A variety of events are held constantly that we are promising to give our fellow players valuable rewards. Ayun na. May mga seasons and events din sila. So, let's move on to the token, guys. Tapos na tayong i-review ang kanilang gameplay. Token name nila is Ninneko Token. Yung ticker symbol is Nino. And then the chain is Binance Smart Chain. Yan na. Total supply is around 200 million. And then the initial circulating supply is 15 million. Whitelist is yes. So, makikita nyo naman dyan, it's BEP 20 standard. Kasi our token distribution is adopting the distribution model of fair launch and sharing one main goal to allow all our beloved participants to buy Nino token with the same price in private sale and IDO. So, yun na. Token distribution, yan makikita natin. Allocation of funds. Ito na yung distribution ng token daw nila. So, 15% para sa team, 10% para sa advisors and strategies, 35% para sa private sale, tapos 15% para sa IDO sale, 5% sa liquidity, 20% para sa game incentives. Yun. Alright, since tapos na tayo sa team nila, guys, sa token and sa gameplay nila, guys, tsaka sa roadmap, dito naman tayo sa kanilang white paper. Alright. So, ayan, guys, dito nyo makikita lahat ng mga information na about sa game. Sa gameplay, ayan, sa Ninneko, you get a Ninneko, Ninneko classify. So, medyo bibigyan ko lang kayo ng parang summary or, you know, small, maliit na information lang about dito kasi medyo ang dami nito, din natin ito madidiscuss, no, in one video. Kasi magiging 1 hour plus tong video na to pag ginawa natin yun. So, ayun lang, guys, short description lang siguro. Yan, pwede kang bumuli ng Ninneko sa market. So, how to get a Ninneko, ayan dyan. Punta lang kayo sa website, sa white paper, makikita nyo itong ano na to. Ilalagay ko to sa description para maklik nyo lang agad. Tapos yun na, use BNB to buy Ninneko. Yan, pwede kang mag-breed ng Ninneko para makagawa ka ng bagong Ninneko. Ayan na. Tapos, pwede na ba yung breeding ngayon?
Di ako sure kung pwede na yung breeding ngayon, guys. I'm not sure about that. Ito ata yung parang general ano nila way of getting the Ninneko kung ma-launch na. Hindi pa ako sure dyan, guys, pero baka ayun, meron tayong classify mga factions. Sinasabi na dito fire, water, thunder, wind, earth, and then yin yang. Ayan na. Ito na yung mga ano, guys. Ito na yung elements nila. Kumbaga yung fire mas malakas sa earth, yung earth mas malakas sa thunder, yung thunder mas malakas sa ay, ito pala yung earth. Ito yung wind ata. Wind, tama nga, wind. So yun na, yun na yung parang rotation ng kanilang elements. Sabi dito, yin yang faction will not get countered and also has no advantages over faction. So kung bali ano siya, neutral siya na element. Wala siyang advantage sa iba, wala din advantage yung iba sa kanya. Okay? So meron ding classes. Wow, ang galing, merong classes, merong warrior, mage, support, ranger, tsaka assassin. Wow, ang ganda pala. Hindi ko na realize may classes pala to, men. So yun, cat tributes daw, guys. So ito yan ang mga parts, yung mga hair, ear, eye, mouth, hand, tsaka tail. Yun, iba't ibang parts na pwede mo makbakutan ng skills. Sabi dito, each Ninneko has basic stats such as heal, attack, armor, and speed. Yun, mga basic stats. So yun nga, guys, I suggest tignan nyo na lang tong white paper na to, kasi I cannot explain, you know, everything sa white paper. Mag-research kayo sa white paper, tignan nyo dito yung game, kasi magiging mahaba yung video na to. Yan, may mga play to earn. Dito, play to earn, Ninneko has stamina which recovers every 10 minutes. Ito siguro yung kakover natin. Play to earn. Ninneko has stamina which recovers every 10 minutes. Battling in PvP arena cost stamina. So, idle system to stamina. Okay. So, nagre-recover every 10 minutes ang stamina. Okay. So, battling. Using Ninneko sa PvP, player can battle with another and get mata token. So, itong mata token, guys, ito yung kumbaga SLP. Sa Axie Infinity. Yun. Once you earn mata in game, you can claim them to your wallet. So yun. So Ninneko, ito yung Ninneko mo, gamit ka ng stamina, battle ka sa PvP, tapos yung PvP, manalo ka, bigyan ka ng mata token. So yun nga, guys, to make it simple, yung mata nila token, after battling makukuha ka ng mata, parang SLP yun. So yun na, guys, kayo na bahala mag-review sa white paper. Pasensya na, hindi ko ka-cover yan lahat kasi ang dami po niyan. Punta na tayo sa marketplace nila. Okay, ito na, guys. Nandito na tayo sa marketplace nila, guys. Pero pang Ninneko dito na naka, ano, may hawak na toothbrush yung Ninneko, min, oh. Ang cute naman. Okay. Alright, so yun. Yung mga, ano, guys, iba't ibang klase ng mga Ninnekong nakikita natin. May mga astig dito, may nakahawak ng baril. Ito may, anong ang tawag dyan? Yung sa CR. Ito may wrench, ito may ninja star. Ang ganda, oh. Yung mga star shuriken, ganun. Tapos, guys, makikita natin na ang presyo ng isang Ninneko dito, I think this is the lowest price ngayon. It's around $150. Magkano ba yun? Mag-calculator nga ako. Around 7,000 plus. 7,000 plus yung isang Ninneko. Yan. So makikita natin, guys, sa kanilang marketplace, no? Meron tayong isang 7,000 na Ninneko sa pinakauna na Ninneko. Now, paano nyo ba malalaman? Meron kasing mga tanong nalalabas na, paano mo malalaman kung ano ang pinakasulit na Ninneko or magandang Ninneko na kailangan mong bilhin para maging magaling or ma-okay yung team mo or malakas yung team mo. Now, para malaman mo yan, meron kasi tayong apat na klaseng Ninneko. So, meron tayong tinatawag na Alpha Wild, meron tayong tinatawag na Wild, meron din tayong tinatawag na Alpha, and meron tayong tinatawag na Beta. Na, i-explain ko sa inyo yan. Alright, guys. Kung nakikita nyo dito sa aking right or left side ba to? Kung nakikita nyo dito, guys, meron tayong tinatawag na wild cat tributes. Right? And dito sa taas, yan, meron tayong tinatawag na generation, which is alpha. Ngayon, kanina sabi ko, apat yung type ng Ninneko. So, merong alpha, merong wild, merong alpha wild, tsaka beta. Now, ang ibig sabihin ng wild, yun yung rare. Kung sa Axie Infinity, meron silang tinatawag na Mystic.
dito meron silang tinatawag na wild. Kasi pag tinatawag mong wild at punta tayo dito sa kanilang white paper, tinatawag mong wild, sabi dito, a attribute, which is yung attribute ng isang Ninneko, it can be the mouth, eyes, hair, hand, ears, or tail. A attribute can be wild. Wild attribute gives Ninneko 2x bonus stats sa kung anumang part na yun. Which is strong kung iisipin mo. So, kung pupunta tayo dito sa market nila at i-filter mo yung wild nandyan sa gilid, makikita mo dito, andyan yung mga wild na Ninneko. That's one type of Ninneko na may wild. Napupunta ka dito sa alpha, i-check mo yan, ito na yung mga alpha wild. Ang ibig sabihin naman ng alpha guys, sila yung mga type of Ninnekos, kung i-breed nyo sila, zero mata yung kailangan mo para ma-breed sila. So para may reference kayo, punta tayo sa kanilang white paper, punta tayo sa kanilang genes, scroll down natin kung saan makikita yung information na yun, and dito. First generation, alpha. Alpha Ninneko can be bred with zero mata. Pero it still cost Nino. So ito yung parang burning nila ng mata token. Pagdating sa breeding. So ito yung example nila, breeding Ninneko A. For example, alpha yung Ninneko A, tapos breeding Ninneko B, which is may one breed na. It will cost you zero mata for the alpha. Wala siyang alpha mata cost. Tapos yung sa Ninneko B, yan, mata niya for one breed, 5,500 and 350 Nino. So same concept of breeding style pa rin, which is kung iisipin nyo, yung SLP is mata, tapos yung AXS is yung Nino. That's the second type of Ninneko guys, which is yung alpha wild. Ang third type is yung alpha lang, wala siyang wild, right? Bali yung alpha wild yung parang matatawag mo na sulit talaga, yung parang top tier, kasi nga zero cost is yung alpha, di ba? Alpha is zero cost. Tapos yung wild is yung may bonus. So yung last type of Ninneko guys is the beta. So yan yung makikita nyo na mga, if i-uncheck ko yung generation under alpha, and then i-click ko yung wild attributes or cat attributes under any, makita tayo yung mga first searched Ninnekos dito. Now, meron siguro magtatanong sa inyo dyan na, Jazon, baka mas malakas talaga yung mga wild. Na mga wild Ninneko compared sa mga beta Ninneko na dahil wala silang wild na parts. Masasabi kong yes. Kasi nga sa white paper nila, sinabi nila na mas malakas yung wild kasi nga may double stats. Pero, ang tanong dyan is, malakas ba sila sa arena? Kasi anim yung dapat na Ninneko na meron ka sa arena. Right? So, it all depends on the strategy guys. Kasi kahit na yung mga Ninneko may anim na beta, tas magaling ka sa strategy, right? Mas magaling ka sa strategy pagdating sa mga body parts, pagdating sa elements, panalo ka pa rin. So, kung gamer ka at alam mo yung mga strategy at magbasa ka ng white paper, basahin mo yung mga parts doon, tsaka mag-research ka talaga sa sarili mo, and gusto mong mag-invest dito sa game na to. Kasi guys, sasabihin ko sa inyo, early itong game na to. At alam nating lahat, pagdating sa mga early NFTs, napakalakas ng potential pagdating sa mga return of investment, kumbaga, kung tatawagin natin yung mga rewards nila. Right? So, yun guys. Again, do your research. Alam niyo na kung anong gagawin. Do your research. Punta kayo sa website. Magbasa kayo. And itanong niyo sa sarili niyo kung worth it ba i-invest itong larong to. Dahil ako ay nagsishare lamang ng information about sa Ninneko and yung potential ng game na ito pagdating sa gameplay and pagdating sa earnings and rewards. Na ipapakita ko sa inyo next guys is yung mga boxes ko na binili ko nung pre-sale. So ayan na. Nandito na yung boxes ko nung pre-sale. Papakita ko sa inyo na meron akong binili ng isang cotton box. Yun, binili ng dalawang ruby box at tatlong sapphire box, mga lods. So, yun yung pre-sale kasi meron silang, yun nga, pre-sale nga. So, yung mga boxes na ano nila. Yung sapphire is yung 4% wild, 6% alpha, tas 90% standard yung beta. So, yun guys, i-unbox natin yan. Right? I-unbox natin yan ngayon. And sana makakuha tayo ng magandang Ninneko. So, eto na guys. Unbox na natin siya.
Excited ako, man. Alright, let's go, let's go! Unbox na natin, man! Ayan na, guys! One wild! Gog! Oh my god! May AK-47! Ang cute ng Ninneko ko, men! AK-47 yung ano? Yung weapon? What? Wind! Nice! Okay, unbox natin yung isa. Bigyan mo pa ako ng wild, please. Ayan, lalabas ba siya? Ayun, oh. Ay, sayang. Zero breed. Paano ko malalaman ng ano? Kung alpha siya or ano? Ito, beta. Okay. Okay, goods lang, goods lang. Walang wild, okay lang, goods lang. Ito, beta din, okay. Let's go, let's go. 651. Kasunod lang ng ano? Ayun na. 65. Ay, wala siyang wild. Okay, okay. Ano ba to? Thunder, beta. Sayang, beta, guys. Sapphire box, ano na. Let's go. 6226. Gusto ko mag-wild, right? Ah! Wala siyang wild. Come on. Alright. Dalawang box na lang. Dalawang sapphire box na lang. Let's go. Oh my god. Give me something good, man. Ayan na, guys. My god. My god, guys. Medyo nag-loading kasi yung ano ko, guys. Yung internet ko. Visit. Pero ayan na, guys. My god. May nakuha na tayong isang Ninneko, guys. My god. Another Ninneko, man. It's a wild, man. Gagi. Ang ganda nito, man. Oh my god. Generation beta pa rin. But that's okay. Meron siyang wild. Goat daw. Goat. Ah, yung horn. Okay, yung horn niya. Ito ba yun? When taking damage, heal 12% attack. Ooh. Okay, okay. Dito mo malalaman yung stats kasi kiklik mo siya. Oh. Yeah, when HP is below 80%, increase 10% armor and penetration. Armor penetration in 2 rounds. Ooh. Alright. Isang box na lang, men. Isang box na lang. Let's go. Isang wild. Come on. Come on. Nasa na? Wait. Baka wild tong TNT. Yan natin. Refresh. Baka wild yung TNT. Baka wild. Wala pa. Wala pa. Baka wild yung... Ah, wala. Okay, at least goods na ako dyan, men. Goods na ako dyan. Binigyan na ako ng ano, men. Binigyan ako ng dalawang wild. I'm not gonna... Eh, let's not be greedy, guys. Ito yun, know, blocking an attack kill based on 35% damage. Ooh, okay. So, ayun na, guys. Meron na tayong anim na Ninneko, guys, no? Anim na tayong Ninneko ko nandito. So, yun. Pupunta na tayo sa game. Pakita ko na sa inyo yung mismong game. Login ako. Alright, guys. So, dito na tayo sa loob ng Ninneko na game, no? So, beta version pa lang to, guys. At nakaka-excite, actually. Nai-excite ako sa gameplay ng game na to. Ang ganda kasi ng gameplay talaga, min. So, sabi dito, let's face the first challenge daw. May parang tutorial siya. So, adventure. We can do this all day. May timer siya sa taas. After beating a stage, you can attack. After beating a stage... You can unlock the next one. Your crew members will fight automatically in the current stage and collect resources for you. Yun yung maganda. Automatic, men. Battle. Ano to? You can set your team formation here. Drag and drop crew members to the desired formation. Ayan. Click mo daw. Click. Tutorial lang to, guys. So, pwede mo daw may... Pwede mo daw iset yung mismong ano nila position. You can increase decrease speed of the battle. Yun yung maganda, men. Times 2. Kagi, ang ganda, men, oh. Ang ganda, men! What the heck? Oh, ano yan? Ano yun? What? Huh? Kaninong skill yun? Congratulations for the first win. Your crew members will fight and collect resources automatically.
fight and collect resources automatically. You've completed your quest. Go get rewards. Saan ko makukuha yung rewards? Dito. Ayan, 1,000. Okay. Crew members can be upgraded and armed. Let's do it. Okay. Ayan na. Let's upgrade this crew member daw. So, upgrade daw dito. Gamit yung isda na nakuha ko sa adventure. Okay. Okay, na-upgrade daw siya. Arm this crew member better. Lalagyan ko daw siya ng weapon, auto-equip. Good, your crew member is stronger now, okay? So, tutorial lang to, guys. Meron ka pwedeng ilagay na ano, you've completed your quest, get your rewards. Ayan, rewards na naman. Mga isda. Your crew are stronger now, let's try again. Adventure. Remember to collect resources frequently. Rewards from auto battle will be stored up to 10 hours of idling. Ah, bali yung adventure dito, guys, is wala kang gagawin. Idle lang. So, siya lang yung mismong lalaban, men. Tapos makakuha ka ng isda. Kogi, ang gondo, men. Eto, idle time. 120 isda per minute. Ang ganda naman ito, automatic lang. Wala ka nang gagawin. Ano, automatic lang yan, oh. Sa adventure lang to, guys, ha. Adventure. Bali, sa adventure na le-level up ko siya. Itong isa. Ano yan? Oh, yun, oh. Ang ganda niyan, men, oh. Ang ganda ng mga animation, men. Ang ganda ng animation, men. As in. Nakaka-enjoy animation, men. Nakaka-enjoy animation. Ito na naman. Upgrade na naman daw. Ito siya yung level 7, guys. So, ilang isda meron ba ako? Try ko nga siyang i-upgrade sa level 30. Pa-level 30 ko nga to. Nagiging mahal na yung ano, upgrades. Yan, 25. Okay na yung 25. Wait, kailangan ko ba siyang i-max? Gusto niya bang i-max ko to? Hindi ko na pwedeng i-max yan. Ayan na. Isda na naman. Pass 1, stage 1 to 5 in adventure. So yun nga, guys. Tutorial pa lang siya, guys. No? Pinapakita ko lang sa inyo ngayon yung tutorial. Ayun. Ano to? This mode can use skip function. Ah, skip. Para automatic lang siya matapos. Ganun. Okay. So, pwede na ako mag-navigate kahit saan. Okay, so, hindi ko muna tatapusin yung tutorial. Again, guys, masasabi ko lang is mag-research tayo sa game na lalaroin natin ng NFT. And, i-mention ko pa rin ulit na potential risk pa rin to. Do your own research. And, ang masasabi ko lang for the game, no, honestly, ang aking feedback is nagustuhan ko yung mismong graphics niya, man. Kasi na-appreciate ko yung galing sa pag isang developer tas gumawa ka ng isang game, ma-appreciate ko talaga yung time and effort na sa paggawa mo sa game, sa graphics, sa skills, sa mechanics, and sa strategy. Mahilig din ako sa mga strategy games, eh. So I hope nag-enjoy kayo sa video na to, guys. Don't forget to comment, no, kung may na-learn ba kayo, mag-comment kayo diyan. And kung interesado ba kayo, mag-comment din kayo. May mga tanong kayo, mag-comment kayo. And don't forget to like kung nagustuhan nyo yung video. Pakiclick na lang yung like button. Nakakatulong yun. And take care. And have a good day.